Magandang hapon, Sir Peter and Rita. Sa latest advisory ng PVOX as of 4 p.m. ngayong araw, nasa 887 na ang itatalang aftershock mula na mangyari ang major earthquake kahapon. Ayon kay Engineer Erlyn Con-Olivares, Science Research Specialist ng PVOX, ang sinasabing aftershocks ay maaaring nararamdaman sa epicenter pero mahihina lamang. Nagpaalala naman si Engineer Olivares na mga dapat tandaan sa mga inaasahan pang aftershock. Una, ay dapat palaging handa sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, pagkain at ilaw. Pangalawa, iwasan muna mga struktura na may bitak, kahit minor cracks lamang ito. Paliwanag ni Engineer Olivares, bagamat inaasahan mas magiging mahina ang aftershock, may posibilidad pa rin na tumaas ang magnitude ng susunod na earthquake. At kung mangyari ito, ang mas mataas na magnitude quake na ang magiging major earthquake at hindi na yung earthquake kahapon. Kaya ang mahalaga pa rin ay dapat palaging alerto. Kung meron sira yung bahay, ngayon minor crack lang yan. Pero kung maya't maya, aalugin mo yung bahay. So, magdi-deteriorate, kumbaga. Siguro yung maliit na crack ngayon, after 2 days, 3 days, baka malaking crack na, which could lead na sa pag-collapse ng bahay. Okay, kaya, payo po ninyo. Huwag mo nang i-re-occupy yun. Okay. So, until such time na, let's say, na check na ng mga municipal engineer or kung sino mang responsible officials na knowledgeable how to assess ang structural integrity po ng bahay. At yan muna ang pinakaling balita mula dito sa Quezon City.